Bahagi ng ating pagiging tao ang pagtuklas sa kung ano ang tunay na magpapasaya sa atin. Ang bawat paggising, pagbangon at paghinga natin, ang ating pag-iral ay pagsumpong at paglapit sa kung ano at sino ang makapagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, madaling matakpan ng mga kumukutik-kutitap na ilaw ng kanyang ingay, ng mga panandaliang saya, ng mga ginhawang dulot ng makabagong teknolohiya, at ng mabilis na takbo ng buhay, ang mahalagang tanong na ito. Anong bukas ang naghihintay sa akin? Sa anong estado kaya ng buhay ako tinatawag ng Diyos? I finished my chemical engineering master's degree. I work for Procter & Gamble, but it would always bother me. Na, ano ba talaga? Saan ba ako talagang tinatawag ng Diyos? No? Ako ay nagturo sa loob ng 6 taon. Sa mahabang panahon, lagi ko nasa isip ang tungkol dito. At sa maraming gabi na ako ay parang hindi makatulog at nag-iisip kung saan na nga ba ako patutungo. Sa isa na namang edisyon ng Pilgrim's Journal, sama-sama nating tuklasin at kilalanin sa mundo ng simbahan ang kahulugan ng late vocation. Ang bokasyon ng bawat Kristiyano ay isang pagtugon sa tawag ni Kristo, "Sumunod ka sa akin." Ang bawat isang Kristiyano, bata o matanda, babae o lalaki, anumang lahi o katayuan sa buhay, ay tinatawag upang hanapin si Kristo, matagpuan siya at makapiling niya. Ang simbahan ay patuloy na nagpapaalala sa mahalagang paanyaya na ito. The original vocations were all late vocations. I think let us start with this. Saint Peter was an old, already right, matured. He was not a 12-year-old boy that you see playing around. So just to answer that, the original vocations that the Lord called were all matured, all late, if you would call it. Now what has it done? Well, what has it done in the church? All the good vocations came from late vocations. In fact, there were ex-fishermen, ex-tax collectors, and the rest. So the more mature the vocation is, it looks like the more likely they would succeed. Now, it doesn't mean to say that now we have to compare for all vocations. No. What it means is young people who enter must also have that maturity that an old person should have. Late vocations? Ano ba ang ibig sabihin nito? Paano bang nagsimula itong tinatawag na late vocations? There was an upsurge of vocations to the priesthood in the 1980s. Probably because our young people saw that the church was not just an antiquated institution, but an institution that was attuned to the signs of the times. And in that upsurge, there were young professionals who were good enough to be priests, mature, but they were too old, so to speak, to go to the minor seminary or to go to the regular college seminary. So Cardinal Sin conceived of the Holy Apostles Senior Seminary in order to accommodate that phenomenon of young professionals, even the not-so-young professionals who heard God's call late in their lives. Ang pagnanais na maging alagad ng Diyos ay isang hiwaga na di madaling maipaliwanag. Wala itong pinipiling edad, bata ka man o nasa hustong gulang, ang paghahangad na maging pastol sa kawan ng Diyos ay di dapat ipagwalang bahala na lamang. When I was a professional, no, and already working abroad,
there was that this deep emptiness in my life when I really felt this call. And I could have ignored it. I evaded it, actually. But in the end, I realized it was like God was always there telling me to give it a try. And so I did. And I feel that if you are called to this vocation that God gifted you, there will be no regrets. Nagsisimula ang tawag ng Diyos sa isang bokasyon sa pamamagitan ng isang ideya, isang palaisipan na kadalasang umuusbong mula sa isang pangyayari sa buhay ng isang tao. Maaring ang pagtawag na ito ay tukoy at napakalinaw na tila isang malakas na hiyaw sa katahimikan ng pag-iisa. Ngunit maaari din namang ito'y tahimik na tila isang bulong, banayad at nangungulit. Tiyak man ito o may kalabuan, hinahatak nito ang iyong pansin at pinupukaw ang iyong isipan. Kailangan sa simula pa lamang ay maintindihan natin na sa bawat puso meron ng panawagan na mahalin at paglingkuran ng Diyos. Pero mayroong tatlong bagay na mahalaga para sa mga gusto magpari. Unang-una, dapat maliwanag sa kanyang kalooban bakit niya gusto magpari. The purity of intentions. Ikalawa, dapat meron siyang kakanyahan na magpari. The capacity to become. Ikatlo, at ito ay mahalagang mahalaga, meron siyang kakanyahang manatiling pari. The capacity to remain. Ayon sa ating katesismo, ang bokasyon ay isang personal na tawag ng Diyos na tumugon sa pangangailangan ng kapwa at ng simbahan. Mayroong tatlong uri ng bokasyon. Una, ang bokasyon sa pag-aasawa. Pangalawa, ang bokasyon sa banal na buhay pag-iisa, pag-ibig ng walang asawa o buhay celibato o consecrated life. At ang ikatlo, ang banal na orden ng pagpapari. Sa pamamagitan ng pagpapari, ang misyong ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang mga apostol ay patuloy na naisasagawa sa buong simbahan. Sila ay hinuhubog sa seminaryo, hinihirang at itinatalaga upang kumatawan kay Kristo at sa simbahan. The experience of life in the seminary is a wonderful experience. You will treasure it in your life. Sa loob ng seminaryo, hinuhubog ang mga nagnanais na maging pari na lumago sa katapatan sa kanilang bokasyon habang lalong pinapalalim ang kanilang ugnayan sa Diyos at kapwa. Pinapalago sila sa kanilang pagsusumikap sa kabanalan sa pamamagitan ng pamumuhay sa loob ng isang komunidad, buhay panalangin, pag-aaral at paglilingkod o gawaing apostoliko. Kahit ano naman ang pipiliin mong bokasyon o kahit anong ginagawa mo sa mundong ito, merong pangangailangan magtiis, magsakripisyo. Doon sa mga nagtatanong, ako kaya ay tinatawag sa pagkapari? Huwag mong hayaang manatili yung tanong sa iyong kalooban. Mag-apply ka. Pagkamisan ang Diyos kumikilos bago ka kumilos. Pagkamisan naman ang Diyos kumikilos pagkatapos mong kumilos. Pero kailangan tandaan natin, kahit kailan, hindi kikilos ang Diyos kung hindi ka kikilos. At yun ang malungkot na kwento ng maraming binata na naging, sabi nga ay, hindi nila nayapos ang kanilang mga bokasyon kasi hindi nila hinarap ang hamon nung sila'y meron pang pagkakataon. Hindi lubos na mauunawaan ang tawag ng Diyos. Ito ay patuloy na tinutuklas ng isang tao. Gayunpaman, anumang tawag, ito man ay sa pagpapari, ay dapat na pinakikinggan at pinagtutuunan ng pansin. Ang landas ng pagtawag
ay tila malabo at walang katiyakan. Tinatanglawan lamang ng maliit na ningas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na tumatawag. Subalit sapat ang umaandap-andap na liwanag na ito upang simulan ang mga mumunting hakbang para tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Katulad nila, maaari pang tumugon sa tawag ng pagpapari. One heart, many faces, we joy to see the